Chica on the road. Rise and shine, Tito Ash. Rise and shine sa ating mga ka-Vives. Simula po ngayong araw ay hindi na po libre ang sakay sa mga pampublikong transportasyon sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas. Kasi po, official nang inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtatapos ng Service Contracting Program Phase 2 sa ilalim yan ng 2021 General Appropriations Act. Ito po ay nagtapos ngayong araw kung saan yung mga libreng sakay po para sa mga healthcare workers at authorized persons outside of residences ay simula ngayong araw po ay may gubayad po sila ng kanilang pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Umabot nga po sa binigay na 3 billion pesos ang inalat para doon sa 2021 General Appropriations Act para sa Phase 2 na ito, habang sa Phase 1 naman ay nasa 5.56 billion naman ang nakaalat sa ilalim niya ng bayanihan sa Recover as One Act. Sa kabuuan, nasa 31 million ang nakinabang sa Phase 1 ng libreng sakay, habang pumapalo naman sa 40 million ang ridership para sa Phase 2. Kanina, may mga nakausap tayo, ilang mga kabibe natin na bumabiyahe dito sa EDSA Monumento. May ilan na nakakaalam na may bayad na ngayon sa mga pampublikong transportasyon, pero may ilan din naman na nagulat dahil syempre hindi naman ito allotted sa kanilang mga mismong pera, dahil nga syempre alam nila ay libre, kaya ngayon mababawasan yung kanilang inalat na budget. May nakausap din tayo ilang mga drivers ng mga bus at maging conductors, no? At kanila nabanggit na hindi pa nga raw na ilalabas o nare-release yung kanilang payout. At maganda nga raw ngayon na at least makapagbayad ay kahit pa paano ay meron na silang makakain nga raw sa darating na Kapaskuhan at maging sa bagong taon. Sa gitna ng pagkakaroon ng bayad sa mga pampublikong transportasyon, no, ay mahaba pa rin yung pila ngayon dito sa EDSA Monumento para doon sa mga makasakay pa southbound o yung papunta ng Paranaque. Ngayon, kumausap tayo natin mga kabibe, tignan natin kung sila ay aware ba sila na may libreng sakay pa rin, kung wala na ba libreng sakay o meron pa, or kung alam ba nilang may bayad na ngayon. Kuya, aware ba kayo may bayad na ngayong araw? Hindi pa po. Hindi pa. So, ngayon, kuya, may bayad yan. Kailangan mo na ibawas sa budget mo. Sir, alam niyo po ba may bayad na ngayon? Hindi. Hindi alam, nakakadalawa na tayo. Sir, good morning. Alam niyo po ba may bayad na ngayon? Ayun, may isa na tayong 1 point. Abutin natin yung 3-2, no? Sir, alam niyo po ba na may bayad? Hindi. So, 3-1. Ayan. Out of 4, tatlo po ang hindi nakakaalam na may bayad na ngayon para sa mga sasakay sa mga bus, habang isa naman sa kanila ay nagsabing alam naman na nila. Kaya sa ating mga kabibe po, paalala ha, lahat po ng mga sasakay sa mga pampublikong transportasyon, may bayad na rin po ngayong araw, lalo na grabe na rin yung bigat ng trapiko sa mga iba't ibang areas dito, lalo na sa Metro Manila, dahil doon sa mga humahabol sa mga Christmas sales, lalo na doon sa mga dumaraming mga kababayan natin na bumibili ng kanilang panregalo sa Divisoria. Samantala, yung number coding scheme po ay sa darating na December 24, 25, December 30, 31 at January 1, lifted po yan sa lahat ng parte ng Metro Manila. Pero ngayong araw po, ipinatutupad po yan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung ang last digit mo ng inyong car plate ay numbers 7 and 8. Kapag naman po sa Makati buong araw at kayo'y mag-isa, last digit ng inyong car plate ay 7 and 8, huhulihin po kayo dyan. At para sa iba pang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts ng MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero wag naman po sana, ay tawag niyo po sa hotline ng MMDA na 136. Yan muna ang latest Chica on the Road mula rito sa EDSA Caloocan. Remember, don't be rude, kind, and you can never go wrong with kindness. This is again your Traffic Chief 50 para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.